Hello guys, good morning. Ngayon guys, no, mayroon na naman akong ipapakita sa inyo na isang pagkain, no? Isang pagkain guys na pwede mong magiging survival, no? So, nakikita nyo naman yung mga balibalita. Ngayon, binalita kagabi na daming mga nagbabalikatan sila doon, no? Nagbabalikatan yung ating tropa kasama yung mga Amerikano, Japan, at saka Australia, at saka yung ano ba yung isang bansa doon guys. At daming daming mga ibang bansa na observer sa ginagawang balikatan ng ating tropa. Ngayon guys, at ngayon, siyempre nagbabala din ng China, hindi nila matanggap-tanggap kung yung ginagawang balikatan ngayon ng ating tropa, no? So lagi sinasabi nila na lalo lang daw pinalala yung kanilang ang tensyon diyan sa West Philippine Sea dahil sa ginawang balikatan, no? So sa ganyang mga naririnig mo, ganyang statement ng China ay may posibilidad talaga na magkatotoo yung kanilang sinasabi, guys, no? So ngayon, magbibigay na naman ako sa inyo ng tip or magbibigay ako sa inyo ng isang pagkain guys na pwede mong kainin agad-agad na kahit wala kang kanin, kahit wala kang ulam ay mabubusog ka kaagad. No, pag nakita mo ito sa kagubatan, no, pag nakita mo ito sa yung paligid ay pwede mo nang kainin, no. Ito pag nakakain ka nito guys, tanggal ang guto mo nito. Sigurado yan. Maraming mga kababayan tayo dito, lalo-lalo ng ating mga kabataan ay hindi pa nakakita nito ng ganitong klaseng pagkain, guys. Itong pagkain na to, guys, kahit saan ka mapunta sa Pilipinas, so wag lang sa dagat. Kahit saan ka mapunta, makikita at makikita mo tong pagkain na to. So importante yung malaman nyo to, no? Kasi mahirap yan, no? Kung halimbawa, nandun ka sa kagubatan, no? Kasama mo yung mga anak mo dahil siyempre, kagira nga, ibakwit ka. Ngayon, di mo alam na itong pagkain na to ay pagkain pala at ang ginagawa mo ay dinadaan-daanan mo lang o di kaya hinahawakan mo lang dahil di mo nga alam. So, importante guys na malaman nyo itong ganitong pagkain na to. No, na mayroon palang isang pagkain na pwede mo nang pag nakuha mo agad, no, galing sa puno ay pwede mo na agad kainin agad. At matanggal ang guto mo rito. At imbis na pagod na pagod ka dahil nakakain ganitong pagkain na to ay biglang sisigla ang katawan mo. So alam nyo guys, isipin nyo yung magkagulo tayo dito, yung pag-ibakwit yan, nakakapagod yan guys. Bukod sa nakakapagod ay nagutom talaga. Number one talaga yan guys, ang unang mong mararamdaman is gutom. Ngayon pag nagutom ka ay madali ka lang mapagod. Ngayon bawa naglalakad kayo tapos nakita mo sa mata mo pero binaliwala mo lang dahil wala kang alam, wala kang idea na yung nakikita mo pala ay pwede mo na palang ipakain sa mga anak mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, o sa mga kung sino-sino may mga kasama mo na sa pag-i-evacuate. Kasi sa gulo, pag nagagulo, normally guys, mag-i-evacuate talaga tayong mga sibilyan, yung mga kababayan natin na walang kakayahan na lumaban. So, wala silang magagawa kundi mag-evacuate. So, wala naman tayo sa disyerto, guys, no? Hindi katulad sa ibang bansa, katulad doon sa Palestine. Eh, wala silang pagkain doon dahil yung environment nila ay iba-iba dito sa atin. No? Wala silang niyog doon, walang punong mangga doon. Hindi sila pwedeng magtanim ng mais doon, no? Walang saging doon. Kaya sila, talagang nakakaramdam sila ng gusto. Pero tayo, guys, pag alam natin yung mga pagkain na hindi kinakain ng iba pero alam mo na pwede pala siyang kainin at nakakabusog. So, importante. Katulad na lang itong ipapakita ko ngayon sa inyo. Now, importante ito guys. So, sa mga kababayan ko na hindi pa nakatikim ng pagkain na to at ngayon nyo lang nakita itong pagkain na to. So, ngayon pa lang, no, bilang paghahanda natin sa nalalapit na kaguluhan ay importante guys, nasanayin nyo na rin kumain ngayon nito. So itry nyo lang guys, kainin nyo lang to, kainin hanggang sa masanay kayo. Alam, marami tayong kababayan guys, sa totoo lang, marami tayong mga kababayan talaga na hindi nakain ito dahil nasanay sila sa ulam, nasanay sila sa isda, nasanay sila sa karne yung guys, no. So itong ipapakita ko guys,
ay nakakatulong talaga sa survival. No? So, yun. Papakita na natin at sana huwag kayong mabigla, huwag kayong matulala na baka sabihin nyo pag nakita nyo itong pagkain na ito, sabi, ah, totoo, pwede palang pagkain yan. So, ito guys, pwede mo itong kainin kahit hindi mo na balatan. Halimbawa, wala kayong kutsilyo, no? Eh, wala ka lang kutsilyo. Plus, marami naman tayong ilog-ilog dito. So, hugasan mo lang to. Tapos, pag mahugasan mo, pwede mo na siyang makain. Ang hindi lang makakain nito guys, 100%, ang hindi lang makakain nito yung mga walang ipin. So, yung may ngipin man sila, pero isa, dalawa, yun. So, or may ngipin sila, pero wala silang panguya, mahirapan silang kumain nito. Dahil ito, medyo kailangan mo talagang kagatin tong pagkain na to. No? So, yun. So, sa mga kababayan ko na walang ipin dyan, no? So, pag mapanood to yung video na to, mas maganda kung ngayon pa lang ay subukan nyo ng kumain at para gawin na kayo ng diskarte. Diskartehan nyo na tong pagkain na to para makakain kayo nito, no? Kasi lugi kayo nito, no? Eh, bawa, kung wala kang ipin, tapos ito lang ang makikita nyo sa kagubatan o sa paligid mo, eh, lugi ka dahil yung may mga ngipin, makakain, pero ikaw, hindi ka makakain dahil wala kang ipin. So, mas maganda, ang payo ko sa'yo, ngayon pa lang, mas maganda, aralin mo na kung paano mo ito kainin. Dahil, pagdating sa kainan, yung mga walang ipin talaga, ay, nako, napaka-dihado kayo, no? So, sa panahon kasi ng kaguluhan, hindi katulad ngayon na pag kumain ka ngayon sa bahay, no, pwede kang pakuya-kuya-kuya lang sa pagkain. Pero sa panahon kasi ng kaguluhan, guys, kailangan mapabilisan yung kain kasi ang gulo kasi, no, pwedeng lumapit sa'yo. So, kailangan mong kumain ng mabilis para mabusog ka kaagad at makaalis ka. So ito guys, nakadagdag ng energy to at resistensya sa inyong katawan. Na siyempre, kung gutom na gutom ka, ay matanggal ang gutom mo pag once nakain mo itong papakita ko sa inyong pagkain. No? So, importante talaga yan guys, no? Importante. Ganito guys, ito masasabi ko sa inyo. Sa panahon ng kaguluhan guys, kung makikita mo ngayon sa mga grocery, marami pang pagkain. Pero pag nagkagulo guys, wala ka na makikitang pagkain. Lahat yan, ubos ng pagkain yan. Ubos lahat ng mga makikita mong pagkain. At yung pagkain na yan guys, siyempre, pagka hindi mo naman pwede, hindi mo naman kayang magdala ng isang pagkain na sa loob ng 3 buwan, no? Hindi talaga kaya kasi ang bigat yan. Ang makaya mo lang dalhin na siguro ang pagkain, pang 1 linggo. No, di ba? So, madaling salita, pagdating ng kaguluhan guys, hirap na hirap tayo makahanap ng pagkain. Pero kung alam nyo tong pagkain na to, pag nakita nyo to, so pwede, no, makasurba, pwede tong malunasan yung gutom nyo. No, yun ang importante yan guys, no. Marami kasing mga pagkain dito sa Pilipinas na nakikita natin ng ating mga mata, pero di natin alam na pwede palang pagkainin yon. Yung iba nga dyan, nilalaro na nilang laruan, no? Binabato-bato lang nila, akala nila hindi pagkain. Kaya, yun. Pero itong pagkain na to, guys, ay importante yung malaman nyo to. So, ito, guys, papakita ko na sa inyo, no? Pwede nyo itong kainin kahit hindi nyo nabalatan. So, magbilang ako ng 1, 2, 3. Ito, guys, pipino. Pipino, guys, no? Sabihin nyo sa akin kung sinungaling ako, mayarami tayong mga kababayan na hindi talaga nakain ng pipino. Dati guys, hindi ako nakain ng pipino nito, pero nung nakita ko yung pinsan ko na lagi siyang habang may preto siya, mayroon siyang pipino at may suka, no? Sinubukan ko kumain ng pipino, yun, masarap pala at nakakabusog. So yun guys, no? Kung isa sa mga kasama mo sa bahay, kasama mo, so, kung ayaw nakain ng pipino, ngayon pa lang guys, ituro mo na sa kanya, sarayin mo na siya kumain ng pipino. Kasi itong pipino guys, ay nakakatulong to. Pag wala kang ulam, pwede mo ulamin to. At kung wala ka talagang makain, pagkain, pwede mo tong kainin. Kahit wala kang ulam, wala kang bigas, pwede mo tong kainin, pipino. Nakakabusog to. Yun lang guys, sana garoon kayo ng idea na itong pipino pala ay pwedeng kainin. Magandang
araw sa ating lahat.